Para sa update natin ngayong araw kina Alden at Maine, ngayong araw nga ay wala pa rin at di pa rin present itong si Menggay sa Eatbulaga. Kung kaya't marami na nga ang nalulungkot at nakakamiss kay Menggay. Nakakalungkot lang din dahil karamihan ay nag-aabang talaga sa Eatbulaga. At pag wala si Maine, pare-pareho halos ang kanilang mga reaksyon. Sabay sabing, wala na naman si Maine at off na raw ang kanilang mga telebisyon. Ang iba naman ay naglilipat na lang daw ng channel or Netflix at Whitey ang pinagkakaabalahan. Wala pa rin ngang nakakaalam kung kailan muling magbabalik sa Eatbulaga si Maine. Sa kabilang banda ay congratulations to our phenomenal queen dahil siya lang naman ang most followed Filipino female celebrity sa Twitter na inilabas ng Dailypedia. Number 5 nga itong si Maine as of September 2021 with 6.5 million followers. Di naman katakataka yon dahil halos araw-araw nga naman ay trending itong si Maine. At mainit nga ding pinag-uusapan ang mga inilabas na mga pictures ng behind the scene nila Maine sa taping nila ng Daddy's Girl kahapon. Na kung saan ang shoot nga po nila ay para sa kanilang horror medi or horror comedy episode ng Daddy's Girl. Pero ang kapansin-pansin at kinabahala ng marami ay ang picture netong ni Maine kung saan makikitang naka-dextrose ito. Marami tuloy ang nabahala at nagtatanong kung may sakit daw ba si Maine sa mga oras na yan. Ayon naman sa post ng kasamahan ni Maine sa cast ng Daddy's Girl, ay natapos nila ang shoot ng okay na okay si Menggay at wala raw itong sakit. Ngunit hindi nito nilinaw kung bakit nga nakadextro si Maine. Hinala tuloy at sabi-sabi ng karamihan na baka ito ay kasama sa episode nila sa taping at props lang daw ang dextrose. May ilan namang nagsasabi na hindi raw kaya ay nagpapagluta drip raw itong si Maine o di naman kaya ay vitamins itong nasa dextrose niya. Pero para sa akin po ay malabong pagluta drip ito, no? Kasi di naman na kailangan ni Maine ng ganyan. Isa pa, alam naman natin na takot itong si Maine sa injections. Magpapagluta drip pa kaya? Ay naku, ayan na nga at inabot na naman ng iba't ibang espekulasyon ang larawan na iyan ni Maine. Samantalang usap-usapan din at marami nga ang napabilib at napahanga sa ginawang pagre-reverse prank nitong sila Menggay kagabi sa episode nila sa Maine Goals. Komento nga ng karamihan ay napakagaling at pwede na raw maging direktor itong si Maine. Mamaya naman ay aabangan natin sila dahil magiging bartender naman silang magbibesties para sa episode ng Maine Goals mamayang gabi. Sa kabilang banda, itong si Alden naman ay morning grind nga na naman. Maaga pa lang ay busy na ito sa kanyang lock-in taping. At kagabi nga ay nakisaya nga ito sa Facebook Live sa TM Tambayan dahil nag-celebrate ang TM para sa kanilang anibersaryo. At para naman sa sentro ng ating update ay usap-usapan din ang naging pahayag ni Kuya Kim Atienza na isa si Alden sa mga naging sign kung bakit natuloy ang paglipat niya sa GMA Network. Humihingi raw siya ng advice noon sa dalawang kaibigan niya habang nagkakape sa isang coffee shop sa Pasig. Nang bigla raw bumaba si Alden galing sa isang gym at tinawag siyang Kuya Kim sabay appear daw nito. Napatahimik na lang daw sila at sabi ng dalawang kaibigan niya ay parang sign na daw yon. Kasi pinag-uusapan pa lang nila ang planong paglipat niya sa Kapuso and then biglang one of the biggest star ng GMA7 ay lumapit sa kanya. Parang blessing at sign na nga daw di umano ito. Narito nga ang video clip, panoorin natin. Si Alden Richards ang isa sa mga nabanggit ni Kuya Kim Atienza kaya itinuloy niya ang paglipat sa GMA Network. Paano kaya? When we were discussing, my GMA7, someone calls my name. And then I look, he was wearing a mask and he came from the gym upstairs. Paglapit niya, ito si Alden Richards. Si Alden Richards. Sabi naman ko sa mga kumit, mas parang sign na. Kinag-usap na natin siya, may hindi ka bumaba si Alden. Sabi ko, man. Ayun, akala ko kasi ka.